This is Bomb Hoops Podcast. What is up, guys? This is Bomb Hoops Podcast, hosted by Jem and Jello. Don't forget to like, comment, share this video, and subscribe. Help us to reach 1,000 subscribers and click the notification bell to keep you updated on our latest releases. Also, you can check us out on Spotify, just search Bomb Hoops Podcast, and we're also on Google Podcasts. And check nyo rin yung description for our social media accounts and give us a follow. Lagyan natin ng konting variation yung legacy episode natin this time. This time, it's legacy episode, what could have been. And this time, we're gonna talk about perhaps yung greatest what if nung late 2000s and the early 2010s na si Brandon Roy. Oh. And this player was very much respected by Kobe Bryant din na parang one of the toughest players to guard. And yung parang toughest player nga is yung kinover natin last week na si T-Mac. So kumbaga isa rin to sa mga nahihirapan si Kobe na bantayan. So doon pa lang it speaks volumes kasi nakita natin yung peak ni T-Mac na 30 points per game scorer. So, kung at 20 points per game, nahirapan na si Kobe, what if na-reach ni Brandon Roy yung pick niya? Baka naging unstoppable player to, much like Steph. Ayun nga, ang nangyari kasi dito kay Brandon Roy, una, injuries. Pangalawa, minahalas din siya sa teammates, man. Imagine mo kung hindi si Greg Oden yung pinili nila, si Kevin Durant. Yung naging kakampi niya. Nako, sobrang lakas nun. Tapos may LaMarcus Aldridge ka pa. So, doon pa lang iba na yung iba na yung dynamic eh. They look like the modern NBA team. Oh, na puro scoring, shooting, offensive game talaga. And baka sila pa yung nag-revolutionize ng game back then, hindi yung Golden State Warriors ng 2015. Sayang lang talaga kasi, yun nga, minalas si Brandon Roy sa genetics maybe. Pwede natin sabihin genetics, degenerative ni yung issues niya. Nawalan siya ng cartilage dun sa tuhod niya, both knees. Oh. So, imagine mo nung time na sumubok siya ng NBA comeback. Yung legs niya, parang wala nang cartilage, wala nang cushion. So, masakit 'yun every time na tumatalon siya, tumatakbo. And actually, 'yun pa lang parang signs of need mo na mag-retire eh. Kasi if you're not in peak condition, you're not fit to be playing in the NBA. Sinabi nga nung doctors noon na parang yung tuhod ni Brandon Roy despite his age was actually the knees of a 50 or 60 year old man na kasi tunaw na tunaw na yung cartilage eh. Wala nang pumipigil nung pain, nung contact nung bone to bone. And yun yung masakit. Sayang kasi he was on the rise eh. They were making the playoffs, they were making some noise, they were actually playing really well. Particularly yung Dallas series nung 2011 na binigyan ng konting kaba yung Dallas noon ng Portland kasi nagka-clutch shot pa si Brandon Roy noon despite coming off the bench dahil doon sa injury niya. And maganda yung fit nila ni LaMarcus Aldridge. In and out yung dynamic nila. And I remember yung game winner ni Brandon Roy against the Houston Rockets. Parang a possession prior that, naka-shoot si Yao Ming. Tapos akala ko yun na yung game winner. Napanood ko na live to eh. Tapos 0.8 seconds yung natira. Ang ginawa nilang play, catch and shoot Brandon Roy. Pasok. Tapos as in literal parang ginawa ni Derek Fisher nung 0.4 niya. Ganun pero sa 3 points. Ganun yung ginawa ni Brandon Roy. And yung range ng tira ni Brandon Roy. Parang it's similar to Steph Curry. Na yung 4 to 5 steps behind the 3-point line na pull up. May capability siyang gumawa nun eh. Tapos kung kukumpara mo kay Steph, parang they were players not playing the era that they were supposed to be playing. Or kay Steph, era niya na. Pero at the start of his career, hindi naman eh. Hindi naman uso pa yung outside scoring, outside in nun eh. With Brandon Roy, papunta na siya dun eh. Papunta na yung style of play niya dun. Very similar to Steph talaga na may outside scoring. Tapos, yung penetration niya, yung skills niya, yung footwork niya, iba. Iba yun for small guards na katulad niya. Parang,
yung player lang na may ganung footwork was Chris Paul, and even then Chris Paul was a pass first player. Si Brandon Roy naman, sobrang athletic niya ito, as in dumadunk siya na talagang harap-harapan posterizing na dunk ginagawa nito. So hindi lang siya basta scorer, athletic din siya. I can compare him, perhaps it's like Kobe Bryant na ano, mas leaning sa outside shooting. Ganun yung tingin ko sa kanya. Si Kobe kasi more on ano eh, sa mid-range. Siguro mas ano siya, siguro mas malapit si T-Mac kay Brandon. Medyo same mold sila. Plus yung athleticism na usually no, nung time na yun, bira pa yung athletic guards eh, nung time nung mid-2000s. Parang si Westbrook lang yung athletic na, tsaka si Baron Davis eh. Tsaka si Derrick Rose. Si Deron Williams pala sa mga athletic guards nun. Pero to say na pure scorer na athletic, tapos hindi naman ganun kalakihan, si Brandon Roy talaga, tsaka si Derrick Rose pa lang nun eh. And sayang talaga, kasi when actually medyo na-hurt ako nung tinignan natin yung stats niya, na hindi ko in-imagine ganun lang pala kabilis yung career niya. Hindi man lang siya umabot ng 10 years sa league. And a player of his caliber, ano sana to? I think he has the capability to be a first ballot Hall of Famer kung nag-pan out lang talaga yung career niya. Sanang hindi siya nagkaroon ng injuries na yun. And maybe ano eh, maybe ano, minalas lang din siya kasi he was at a time na hindi pa kasing develop as today yung technology when it comes to medicine. Kasi ngayon, biruin mo yung ACL injuries during the early 2000s. They were barely, ano eh, parang ang hirap gamutin. Kung maalala mo nga yung kay Sean Livingston, although yung kay Sean Livingston sobrang lala naman kasi talaga, luckily nakabalik siya. Pero imagine if Sean Livingston got injured today with that same kind of injury. Maybe nakabalik siya ng mas mabilis. Maybe he could have been still the starter that he was expected to be, or the all-star he was expected to be. Because we've seen players that have come back from those kind of injuries, like Zach LaVine. ACL injury, pero ngayon, running na parang superstar position na siya sa Chicago Bulls. Maybe if Brandon Roy got that injury today, ngayon siya naglalaro, maybe nagawan pa ng paraan for him to be a capable player. And I think nga ang representation ni Brandon Roy in today's NBA is Bradley Beal, na parehas na range, athletic na offensive na scorer. Perhaps ano, siya siguro yung representation niya in today's game, na nakita naman natin yung impact ni Bradley Beal. Siya yung leading scorer ngayon sa ano, sa NBA. Out of nowhere, sumuscore ng 40 points na magugulat ka, ay wow, 40 points na pala ginagawa ni Bradley Beal. Ganun yung feeling kay Brandon Roy, na hindi mo namamalaya na ano, na sumasabog na pala siya. Magugulat ka na lang na pagtingin mo sa scoreboard, wow, 40 points, wow, ano, mag-50 na pala. Ganun na yung nakikita sa kanya. For a player of his caliber, parang bira makita na kaya sumabay sa mga ganun. Tapos yung teams na kalaban niya, usually siya yung only focus, kasi nung time na yun wala namang masyado pang laro si Aldridge. I mean, he was there, pero he peaked during the ano na eh, the mid-2010s na eh. Whereas yung peak ni Roy, which was a very short peak, was in the late 2000s. Yeah. So etong si Brandon Roy, una, malas sa teammates. Tapos malas pa sa genetics. Medyo, kung ako sa position niya, sobrang discouraging nun. And I can only imagine ano yung na-feel niya knowing na nasabihan siya na ano, na you have to retire. Napakahirap, syempre. Especially, he's an up-and-coming star in the league. Na, as in, on the rise na siya, tapos biglang tumigil yung career niya. Okay, commercial muna tayo. Tol, alam mo ba, pwede na nating i-monetize yung podcast natin through podmetrics.co. Uy, ang galing naman. Pwede na pala yun?
Yup, through podmetrics.co, tayong mga local podcasters dito sa Pilipinas na hindi pa namo-monetize through Anchor, pwede na natin i-monetize through ad campaigns from Lazada, Shopee, GoDaddy.com, and even Red Doors. Ayan guys, so use our code PALMHOOPSPODCAST to get $5 free when you get your podcast monetized on podmetrics.co. Again, use our code PALMHOOPSPODCAST and enjoy $5 free when you get your podcast monetized. So yung $5, 250 pesos na yan. May pang grab food ka na dyan. Mm. And na-enjoy mo na yung passion mo. Umita ka pa. Two birds with one stone, di ba? Again, just check out podmetrics.co. Ayun, pero buti naman, nakabawi naman tong si Brandon Roy. Sa coaching career niya is actually coaching a high school team ngayon. Mm. And a lot of coaches sa mga ganyan nagsisimula. Perhaps we can see a comeback of Brandon Roy in the NBA, perhaps sa coaching naman. Malay natin, doon siya maging successful. Hmm. And I wouldn't be surprised if he can win a championship in the next level that he comes up. If I'm not mistaken, nanalo na siya ng state championship doon sa high school team niya. And that speaks a lot about his greatness in basketball. Kasi even if you're athletic or if you're a great scorer, you need to have a high IQ when it comes to the game. And usually, yung mga players na katulad ni Brandon Roy na they were a star, then they were relegated to the bench, nagkaroon sila ng ibang perspective dun sa game. And that evolves the mind of a player to being a much more mindful, a much more observative na player. So yun, nagtatranslate yun sa coaching. And ayun nga, I'm actually looking forward na makita ulit natin si Brandon Roy sa NBA stage kasi sayang talaga eh. Mali natin, his true legacy will be sa coaching na perhaps he might be the next Greg Popovich, ganun. Or the next Phil Jackson, mga ganung klase ng coaches na once in a blue moon lang talaga. Ayun, so Brandon Roy, low-key, one of my favorite players to nung 2000s. Kasi yung uso ng mga players na yun, mga buhat players like LeBron, Kobe, mga Carmelo Anthony. Tapos nasa same mold si si nandun din sa level yung si Brandon Roy and he was young. Marami pang pwedeng mangyari if not for the injuries. Parang if Kobe was gone by the time, if Kobe suddenly disappeared from the NBA, they still had Brandon Roy as a poster child ng mga shooting guards na athletic, same time scorer na may assassin mentality. Tsaka sobrang ganda ng shooting stroke na ito, man. Alam mo yung shooting stroke ng scorer. Iba yung shooting sobrang stroke smooth ng shooter sa scorer. Itong si Brandon Roy, scorer siya eh. Pero may catch and shoot game din siya. Hindi mo makikita yung form niya sa mga shooters only. Parang, alam mo, may soft touch. Parang IT actually. Nakaka-depress na pag-usapan si Brandon Roy. I think, arguably, he's the biggest what-if story sa basketball. Next to Len Bias na story. Kasi, perhaps you can say Sean Livingston. Pero si Sean Livingston, he still succeeded pa rin naman even after his injury. Si Grant Hill naman, yes, naging injured siya, pero he was still a borderline all-star level player nung bumalik siya. Si Brandon Roy, talagang na-derail yung career niya. And maybe, isa pang what-if story is yung teammate niya na si Greg Oden. Nagsama pa sila. Kasi back then in college, talaga malakas si Oden and malaki yung expectation sa kanya. Sadyang minalas lang sa injuries. And buti na lang nakabawi yung Portland sa dami ng kamalasan na pinagdaanan nila. When they got Lillard, everything turned around talaga eh. Tapos nasungkit pa nila si CJ McCollum. So, tapos ngayon, there are a few pieces away to being a contending team. And I think by next year, we can say na they might be ready to contend for a title na kasi they've come close I think last year nobody was expecting Lillard to be injured most of the time, tapos na injured pa si Yusuf Nurkic. So kung kompleto yung lineup nila last year, baka yung level of growth nila na accelerate sana kung ganun yung nangyari. Perhaps we might be seeing
the Portland Trail Blazers at the top of the Western Conference na pala ngayon, ganun. Mm. Sayang, sana naabot din ni Brandon Roy yung ganung status na feeling ko kaya niya kasi by the time na na-injure siya ng malala, they were the 6 seed. At tapat nila yung Dallas noon eh. And that was my that was actually one of my fave moments si Brandon Roy na he was quite clutch against the Dallas Mavericks na sobrang init pa nga ni Dirk nung time na yun, di ba? Oo. So, actually, yun yung championship season na ng Dallas. Ayan. So, kung ikaw tatanungin, man, dapat bang i-retire ng Portland yung jersey ni Brandon Roy? Siguro oo. Kasi if not for Brandon Roy, there wouldn't be a start-up. Parang walang mag-i-ignite ng fire ng Portland to be a great team. Kasi during that time, they were in the transition from being the ugly jailblazers nila Rashid. Oh. Na talagang trash talkan, bugbugan, mga ejections. Tapos, they were transitioning to Brandon Roy and Aldridge and Oden. Tapos, without Brandon Roy, baka yung transition na yun, hindi natuloy. Baka they were still the trashy team that they were. Ako, well, since I started watching basketball noong 2000s na, pag sinabing Portland, si Brandon Roy talaga yung unang pumapasok sa isip ko. So, I think that alone, I'm not saying deserve niya, pero perhaps they might consider to retire his jersey. Kasi sayang naman and kumbaga sa kanya bumalik yung playoff hopes ng ng Portland. After nung time nga na nila Scottie Pippen, Rashid Wallace, yung mutik nang tumalo sa Lakers. After nun, sila Brandon Roy na wala na masyadong naging significant players yung Portland nung 2000. Si Brandon Roy na yung next. And everyone thought na he will be the next big thing in the NBA. Sadyang na-injure nga lang talaga. Ayun guys, pagka may mga suggestions kayo, comments or requests na pag-usapan namin, comment nyo lang dyan down below and we'll give it a check kung pwede natin pag-usapan and whatever na pwede natin ilagay doon. Ayun, gusto nyo pa shoutout, shoutout namin kayo. Shoutout nga pala sa tatlong bagong subscribers namin. Maraming salamat. Subscribe nyo pa sa mga kaibigan nyo. Biga ko yung benda yung isa-isa. Na pera. So, pag naka 100 subs kami, guys, may surprise kami para sa inyo. And just a simple, a simple way of us giving back din sa mga malugod naming fans. Though, I know naman na kami lang din ni Jello yung nanonood ng mga videos namin. Pero, yung UAAP video namin, we never expected it na magiging ganun kalaki yung views. Yung views, parang, I think, it's more than 200 views. Parang nung time na ginagawa namin yung episode na yun, it's like wala na pala you up, cover natin, sayang ganun lang. Tapos kung mapapanood yung episode na yun, yung equipment namin ni Jello hindi pa ganun kaganda, utal-utal pa kami magsalita, nahiya pa kami and grabe, in a span of a few months a lot has changed. So, ayun guys, and mas maraming changes pa yan kung magsusubscribe kayo. Also, shoutout din pala sa mga Spotify people namin dyan and the Google Podcast people na makikinig. And ang maganda pa dyan is mas maganda yung audio quality dyan sa Spotify kasi hindi compressed yung file. So, ayun, kung gusto yung tipid sa data, tapos maganda pa yung audio quality, sa Spotify na lang kayo. You can also follow us there. Tulungan nyo kami sumikat para makita nyo kami sa TV5. Tsaka baka para ma-sponsoran na kami ng Manscaped. kailangan na namin. Yun syempre para maging SM7B na yung mic namin. Tapos mag-guess namin ng mga sikat. Sana, hopefully. And hopefully by before this year ends, na matapos yung pandemic. Na magkaroon na rin kami ng studio. Taas ang mga pangarap . Oo. Siyempre. We aim high. Saan ba tayo galing? Ayan. So, pero sa 100 subs muna tayo. And
Again, may surprise kami sa inyo pagdating namin na 100 subscribers. So tune in lang kayo and share this, ano, share our channel to your friends. Ayan. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And ayan, share nyo lang, share. Pag sumikat talaga kami, lahat kayo may shoutout kahit matuyo lalamunan ko. And so again, I'm Jem. This is my partner Jello. We are Palm Hoops Podcast. See you in the next episode. Peace.